po ni President Duterte, kamusta naman? Number one, yung war on drugs, suportado ba to? Pagkatapos din po ng pagkamatay ni Mayor Espinosa, yung pagdating naman ni Kerwin ngayon sa bansa, what do you think of that? Doon muna tayo sa kung ano yung revolusyon. Okay, sige. Kasi ma'am, para mas malinaw. Sa Pilipinas kasi, marami tayong dalawang totoong revolusyon na ang nangyari. Diba? Yung una, kay, nung namatay si Jose Rizal, revolusyon ni Andres Bonifacio. Nung namatay si Ninoy Aquino, nagkaroon tayo ng people power. Yung dalawang ibig sabihin kasi, restart. Nag-restart tayo. Reset, diba? Oh, diba? Kailangan natin talagang reset. Ito ngayon, panahon ni Mayor, gusto niya yung federalism. Ito yung tinatawag natin restart talaga. Kasi meron tayong dalawa na hindi naman nagbigay ng tamang epekto sa Pilipinas. Ito yung talaga, federalism. Ito yung magbibigay ng, ito yung revolusyon. Hindi si Mayor. Si Mayor, siya yung pinuno. Siya yung tinitingnan namin na ito yung susundan natin. Dahil pag nagsalita siya, ma'am, pag nagsalita, nag-isip si Mayor, para siya si Rizal. Alam niya yung sinasabi niya. Kapag katapangan niya, Andres Bonifacio. Pag bibig niya, Antonio Luna. Medyo mura ng mura eh. Isa yun eh. Ngayon, pagka... yun yung passion ko, no? Doon sa federalism, kasunod kay Mayor. Bakit, Robin, why are you espousing? Bakit, why do you support it? I mean, yung ibang tao siguro sinasabi, hindi nga alam ng tao kung ano yung federalism, tapos ito pinipilit ninyo. Hindi, mas hindi alam ng tao yung unitary. Kasi ang nangyayari sa atin, unitary government tayo. Meron lang tayong Imperial Manila na gusto siya ang maghari sa lahat ng isla ng Pilipinas. Isla. Napaka, pag sinabi mong isla, iba-iba ang kultura natin. Iba-iba ang salita, iba-iba ang, iba-iba lahat tradisyon. Doon pa lang, federal na tayo. Nung araw pa lang, bago pa dumating ang mga Kastila, federal na tayo. Ginawa lang tayong unitary, isa lang ang siga, kasi para nakokontrol lahat. But it seems like doon naman papunta, no? Kasi ang dami nang gumagalaw para maging federal nga yung ating gobyerno. Kasi ma'am, pag hindi nangyari yun, para lang tayong nanaginip kay Mayor. After 6 years, balik tayo sa dati. Mas siga na naman yung mga, ano, kawawa na naman yung mga mahihirap. No? Okay. Kasi para sa akin kasi, kung gusto natin talaga mawala ang corruption, kailangan centralize ang power. Hindi pwedeng andun lang. Ibigay natin doon sa mga, sa local lalo. Kasi dito ma'am, example ng malaking kalokohan sa gobyerno natin. Tax natin, lahat. Kailangan, dadalin natin lahat dito sa Maynila. Yung mga taga Mindanao, itatransport ang pera. Alam mo, sa transport, maraming magic ang nangyayari. Ano? Transport papunta doon sa Maynila, tatransport ulit, pabalik. So, papunta at pabalik, ang dami ng kaltas noon. Sabi nga nila, kasabihan nga ng mga tao sa probinsya, yung troso na pinadala pagdating sa amin, toothpick na lang. Totoo yan. Yan ang gagamutin ng federalism. Okay. So it seems like positibo naman yung mga, well, kakampi ng Pangulo dahil there are really moves for a federal form of government. Balikan ko CONAS. Yung CONAS. Eh yun nga, may CONCON at CONAS. Pero bago pa mag-CONCON o CONAS, ito muna, di ba? Yung federalism. Kaya ma'am, ako yung mga tagasunod ni Mayor na talagang gusto namin revolutionary government. Yeah. Kasi ako pagod na sa Senado at sa Kongreso. Ang tao doon puro na lang magsalita, magmagaling, magkape, gumastos ng pera natin. Kaya ang aking mungkahi talaga, kapag ka talagang ginaan natin dyan sa dalawang yan, eh matagal. Mm. Yung gusto nating pagbabago, yung mga bumoto kay Mayor na gusto namin pagbabago ngayon na ay matatagalan po. Hanggat nandyan yung dalawang... Are you saying that walang nagagawang maganda mga senador at congressman? Robert, sa akin, wala. Ewan ko sa inyo. Ako, sa akin, wala. Wala talaga. Hmm. Ang una nilang ginawa sa mga artista, tinasan ng tax. Tayong lahat na nagtatrabaho sa entertainment, ang taas ng tax natin. Ang tanong, meron bang nagagawa sa atin yung tax? Wala eh. Okay. All right. War on drugs. Anong palagay mo dito? Good? Is the president doing well? Tama ba yung tinatahak ng Pangulo? Kasi ma'am, ano na tayo eh. Para na tayong Colombia. Nung araw, 20 years ago. Kasi ngayon, Colombia okay na eh. Nakakuha na nga ng Nobel Peace Prize sila, di ba? Peace talk na nga sila sa mga komunista, pati drugs nila, okay na. Tayo yun! Tayo yun, 20 years ago, yan ang naging ang ating mga nakupo
ng mga nanumpa na magbibigay ng proteksyon sa mga anak namin, sa mga future generations, sila nagbebenta ng droga. Eh palagay ko naman, kahit saan naman po talaga nating tingnan, eh 100% tama ang ginagawa ni Mayor. Naniniwala ka ba na may nangyayaring nagaganap na EJK, extrajudicial killing? Siyempre, totoo yan. Pero hindi yan manggagaling sa gobyerno. Bakit naman kailangan ng gobyerno gawin yan? Kung ako pulis, wow! Mas gusto ko yung totoong barilan. Bakit naman ako gagawa ng istorya? Mag-artista ka! Para may script. Pero yung totoo na ako, highly trained. Pinag-train mo ako sa ibang bansa. Binigyan mo ako ng equipment. Lahat. Hahunting lang ako ng drug addict. Abay, mas masarap ang barilan ng totoo kaysa naman itali ko yan. Ba't ko gagawin itali? What about death penalty, Robin? Anong stand mo dyan? Tingin mo ba? Eh, ma'am, Muslim ako eh. So, pag tinanong mo ako, pabor ako dyan. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, kailangan niyan din ng eye for an eye, tooth for a tooth. Kasi, kaya lang, siyempre, sabi ni Gandhi, baka daw maubos yung mata, maubos yung ipin. Pero yung sa akin naman, yung justice. Yeah, that's kasi, yun ang gusto ko nga tanungin sa'yo. Dahil nga, di ba, parang, for example, yun ang nangyari sa'yo. Alam naman natin na hindi naman yun, it doesn't constitute the death penalty. Pero sa iyo, para sa iyo, dapat hindi ka nakulong. Nandun ka sa bilibid. Nalalaman mo siguro na may mga tao doon talagang nakulong na hindi nila kasalanan. Tapos posibleng ibalik ang death penalty. Ako, ma'am, kailangan eh. Bakit? Balik tayo uli sa federal. Okay. Ang death penalty, hindi dapat nawawala yan sa batas natin. Pero dapat, para tayong, meron tayong laging nandun na pagpapatawad. Hindi po pwede yan na walang clemency. Kasi halimbawa, napatunayan nga ng tao na siya ay hindi naman niya ginawa yun, kailangan automatic, mabigyan mo to ng clemency, mabigyan mo to na huwag mo siyang patayin. Pero kailangan, nandyan yan. Parang yan, Ten Commandments, na nandun yun. Na thou shall not kill. Kailangan kasama yun eh. Kasama. Ang hirap kasi sabihin, ma'am, na yung isang taong pumatay ng, lalo sa krimen ngayon, pumatay ng bata, pumatay ng buong pamilya niya, tapos hihingi lang ng sorry sa TV. Nasa naman ang justice dun, ma'am? Okay. Kasi, well, Robin, we talk about that dahil there are moves. Tinatalakay na rin yan ngayon sa House of Representatives, the revival of the death penalty. Ikaw ba, ma'am? Ha? Ikaw? Mamaya, pag-usapan natin. Hindi, gusto ko lang, magandang pag-usapan eh, bakit? Mm-hmm. Dahil naniniwala ka, galing ako sa loob, naniniwala talaga ako, maraming inosente sa loob. Oo, ako na naniniwala na may mga inosente talaga sa loob. Pero yung sagot ko mamaya na, kasi sayang yung oras kung pakikinggan mo yung sagot ko. Ah, importante ikaw. Death penalty. Baka makumbinsin mo kasi ako. Hindi, sige na, hindi na. Ayoko na ng death. Magkapit tayo pagkatapos ng resource, okay? Marcos Burial. Wow, ma'am, ako ay tagahanga ni Marcos. Kung pag-uusapan natin kung sino yung unang lumaban sa Amerikano, si Marcos yon, bago siya tinanggal. Si Marcos ang unang-unang nagsalita ng patungkol sa aid. Meron yan, speeches nasa library ni Marcos. Sinabi ni Marcos na dapat yung aid sa Pilipinas tumbasan yung kung ano yung kailangan natin. Hindi po pwedeng puro military aid. At kung hindi naman ibibigay ng kanu yun, pupunta na lang siya sa Russia. Si Marcos yun. For me, na ginawa ni Marcos yun, hero siya sa akin. So parang ginaya lang siya ni Duterte? Hindi naman siya ginaya. Okay. Yun ang problema. Palitan kasi, natin yung word. Kasi original si Marcos. Si Andres Bonifacio, unang nagsabi nun. Ganun ba? O, sa Espanya niya sinabi. Ah, okay. Diba? Kaya nga pinunit tong... So para sa'yo, pabor ka dahil nga, well, because he's a hero to you? For me. For you? Okay. To stand up against America? My goodness gracious, well, I hate drugs. Totoo, ma'am. Well, Robin, kasi the president is in Lima, Peru now. Posibleng makita sila ni Vladimir Putin na idolo niya. Ano ba palagay mo doon? What do you think of Vladimir Putin? Eh, idolo ko yan. Sa also, usapin ng sa martial arts, napagaling sa judo niyan. Tapos pag nangabayo talaga siya, warrior yung style ng pangangabayo. Kasi may iba't ibang klaseng pangangabayo eh. Merong equestrian, hindi ko gusto yun. Yun ang social na version. Ibang dating nun eh. Pero may rugged. Talagang, yung pampelikula. Yung barako ba? Iba yung dating eh. Si Putin sa akin. Tsaka siyempre,
sa akin si nagsasabi siya ng totoo. Okay. Sinasabi niya yung totoo at talagang ine-expose niya kung ano yung mga hindi tama na nagagawa ng mga superpower na iba. Alright. Ilang minuto na lang, Robin, very quickly. Palagay mo ba makakamit na ang kapayapaan sa Mindanao under the Duterte administration? Nandun lahat ang sinyalis kasi si Mayor talagang siya yung nagpapakumbaba. Siya yung nagpapakumbaba, siya yung lumalapit. Sinasabi niya na siya ay isang Moro. Pagdating naman sa komunista, sinasabi niya, socialist siya. So, nandun lahat ng sign. Siya ay nag-aabot ng kamay. At kahit na diktahan tayo ng kung sino man na huwag niyang gawin yun, hindi niya sinunod. Talagang sinunod niya kung ano yung dapat para sa bansa. At tayo, kailanman, hindi tayo uusad. Hanggat nandyan ang komunista sa bundok, andyan ang mga Moro, nag-aantay, hindi mangyayari. At tandaan natin, itong mga lugar na hawak ng mga Moro at hawak ng mga komunista, yun ang pinakamagagandang lugar. Okay. Yung pong si Mariel, sana... Kay Mariel, oh, about yeah, hindi, kasi nakalimutan ko. I just wanted to ask you, kasi we have to go, eh, Robin. Talaga? Ganun kay Silan to? Bukas ulit. Bukas? Ha? Saturday bukas, di ba? O, di sa Lunes. Ah, sige. Betcha yun. Baka pagalitan ka. Hindi. Si Mariel, how exciting is it naman? I mean, just gusto ko lang balikan yun. Dalawa na lang, si Mariel, tsaka si yung kapatid mong si Binibini, gandang hari. How exciting is it for you to have another, you know, well, una nyo to. Another kasi, diba, hindi kasi, di ba, dalawang miscarriage na si Mariel? Yes, so, this was a very sensitive, panganganak. More than me, para kay Mariel to. Kasi nakita ko talaga yung journey ni Mariel, ano? Bilang isang wife and a wannabe mother. Mm. Siya talaga yon. Dahil talagang dinala ko sa abroad niyan. Talagang gusto niya talaga na mabuntis. Dalawang beses nag-abroad kami, nalungkot, nalaglag. Ngayon, nangyaring natuloy si Isabella sa isang good morning, nagkatitigan, oh, wow! Oh, yun, nabuo. Di ba? Siyempre, isang magandang, ano yun? Natatawa ka, ma'am. Totoo yun, ma'am. Oh, diba? Okay. Siyempre, maligayang-maligaya kami kasi natupad lahat yung pangarap niya. At ngayon nga, nung buntis pa lang siya, hindi na ako napapansin. Lalo na ngayon, pero okay lang. Okay lang yun sa'yo. Masayang-masaya ako para sa kanya. Well, we hope you get your visa, no? Because syempre yan ang, sabi mga tatlong magandang balita, dalawa so far, and it comes in threes, di ba? So yung pangatlo, sana matuloy yung iyong pagbisita. Sana, ma'am, yun yung mangyari. Kasi kanina, parang, iba. Iba eh. Oh, yun na nga, tatanungin kita. On a last note, yung kapatid niyo po is now a legal woman. She's legally a woman. Anong reaction niya dyan, Robin? Kanya yun. Yeah. Newborn din siya. Masaya ako para sa kanya. At alam mo, maganda pa niyan. Merong ganyan na move ngayon sa Congress tungkol sa mga transgender. So, nakakatulong siya doon sa revolution noon. No? Pero, hindi siya kasama sa akin. Medyo, tol, pasensya ka na. Dito, dalawa pa lang ako. Inaangkin mo yung pangatlo mo. Inaangkin mo yung pangatlo. Makarating sa, ninunong Amerika. Robin, maraming salamat sa pagbisita mo sa amin. Maraming natuwa. Okay. At nandito ka, nakapag-picture sila. Yung message mo na lang to your supporters. Maraming salamat po sa una. Siyempre sa Secretary of Justice, sa Borden Pardon Suen Parol, kay Attorney, kay Betchay, sa mahal na Pangulo, maraming salamat po. At sa lahat po ng nagdasal kay Mariel sa kanya pong panganganak, sa kanya pong